Narinig mo na ba ang probinsya ng Mountain Province? Kung hindi pa, please allow me to introduce to you ang probinsyang ito. Mountain Province is a landlocked province of the Philippines in Cordillera Administrative Region in Luzon. At ang capital naman nito mga kabatak is ang Bontoc Mountain Province. At kung nakarating ka na ng Sagada, malamang ay nakarating ka na din sa probinsyang ito dahil opo, nasasakop ng Mountain Province ang Sagada. At yan ang pupuntahan natin. Dadaanan natin dito ang lower part ng Mountain Province. Magsisimula tayo dito sa Tabuk, papunta dito sa Paracelis. Dito ay makakakita tayo ng magagandang view, banayad na Kapatagan at magandang kabundukan na lagi nyo namang nakikita dito sa ating channel. Sa mga ngayon lang makakapanood sa channel na to, welcome to our new episode of North Luzon Loop kung saan balak nating ikutin ang buong Luzon gamit ang ating bisikleta. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin agad ang videong ito. Coming up! On our last episode of our North Luzon Loop, ay napanood ninyo kung paano tayo pumadyak mula sa probinsya ng Apayao palabas ng Kalinga mga kabatak. Dito ay dumaan tayo sa mga maaahon na kalsada, magagandang tulay at malabatanis na view ng kabundukan. Dinaanan din natin dito ang isa sa pinaka nakakakabang lugar dito sa Kalinga Province. Ito ang Pinukpok. Medyo nahirapan din tayong dumaan sa mga checkpoint. But overall, nakatawid naman tayo at inabot na din kami ng gabi sa pagpadyak namin dito hanggang dumating tayo dito sa City of Tabuk. Dito tayo nagpalipas ng gabi at doon na natapos ang video. Good morning mga kabatak! So it's December 30, magdi-disperkes na ng bagong taon at nandito pa din kami sa may Kalinga. Ngayon, target naman 48 kilometers lang kasi ang oras ay alas 12 na ng tanghali. Nasarap yung tulog eh. So yun, ride out na kami. Ayan mga batak, bago kami umalis, flat yung gulong ko kagabi pa yan. Diba, naka-tatlong tire na ako dyan. So salamat kay Sir Renz, tama po? Yan, siya na yung magdadala ng ano, ng inner tube sa bike shop. No po? Thank you. Shoutout muna, sir. Shoutout sa Team AOHP. Okay, andito na po sa Team Kabatak. Yun, salamat po. Bali, dinala ni Sir Renz ang bisikleta ko sa bike shop. Tapos dinala niya na din kami ng extra inner tube para may baon kami just in case na maflatan uli kami sa daan. Kaya maraming salamat po. Yan, bali, binigyan tayo ni Sir Renz ng 2 pirasong kape. No, and daw yung mga project nila, product nila product dito. Product ng Kalinga. Kalinga. Sa project ko ito galing. Ayan. Yun. Ito thank you po. Salamat, salamat. Ito drip bag. Ayan, salamat po sa inyong suporta. Thank you po. Bago kami umalis, ay ipinagayak muna kami ng merienda ni Nanay Heidi. Thank you po, Ma'am Heidi. Sa pa-dinner, pati pa-almusal. May merienda pa. Ayun nga mga batak, ano, so it's 1 p.m. 1 p.m. yung ride out namin. Bali, half day ride na lang. Pero ngayon ay tatawid tayo sa ilang mga probinsya. Tatawid tayo ng probinsya ng Kalinga, papunta ng Mountain Province. And from here, around 50 kilometers pa yung kailangan namin na uphill. So, half day ride na lang yung ginawa namin kasi napuyat kami kagabi. And salamat sila Nanay Heidi tsaka kila sir na nagpatuloy sa amin. Yan, pinakain nila kami, kinupkup nila kami, pinatulog nila kami. Kaya sobrang mabait nila. Thank you, salamat po sa kanila. Kaunting picture-picture na lang yung nangyari. Pagkatapos, kinailangan na din naming umalis dahil medyo tanghali na. Pero nagpapasalamat kami kay Nanay Heidi at sa kanyang pamilya sa pagkupkup sa amin. Ngayon, oras na upang pumadyak mga kabatak. Wait lang mga kabatak, hindi ako laspag dito ha, medyo malaki lang talaga yung helmet na gamit ko kaya tumatagilid minsan. Yung kinalalagyan natin ngayon mga kabatak is the Tabuk City dito sa Kalinga. At sobrang hindi ko in-expect na ganito pala kaganda yung lugar na to kasi imagine out of nowhere sa province may 8 lanes na kalsada. Sobrang luwang tapos sobrang ganda. Tsaka maliwanag pagkagabi, ang liwanag dyan pagkagabi dito so... Hindi mo talaga i-expect na may ganitong klase pala ng civilization dito. So parang mas maganda pa to kaysa sa Nueva Ecija, no? Kaya yun, share ko lang sa inyo.
Okay, bago tayo magpatuloy, ipapaalam ko na agad sa inyo mga kabatak na naligaw pala kami dito. Maling kalsada itong binabaybay namin dito kaya kailangan naming mag-U-turn. Siguro mga 5 kilometers din yung layo nito. So 10 kilometers ang balikan. Nang 10 kilometro mga kabatak, kaso naligaw kami ng 8 kilometers. So balik na lang ulit, habol na lang. So 2 PM na, wala pa kaming na, parang ride out pa lang namin ng 2 PM. Naputol ang aking... At nagka-problema pa nga ako dito sa ating camera setup mga kabata, kaya inayos ko na din muna, tapos pumadyak na uli kami papunta ng Paracelis. Bali bumalik kami sa mismong city dahil yung kalsadang pinapadyak namin kanina ay papunta na pala yun ng Tugigaraw. At ngayon ay lumiko kami papunta dito sa Paracelis. Mukhang makukunat yung ahon dito mga batak ha. Kakasimula pa lang makukunat na eh. Ayun o, tanghalian. Ang tanghalian ay ahon. Kung ambience yung pag-uusapan, malayong malayo ang ambience dito mga kabatak. Pati yung tirik ng araw, sobrang init na dito dahil kapatagan na kasi. Pero after nyan, bundok-bundok na naman yung dadaanan natin at nagsisimula na nga dito yung mga ahon. Pagkatapos na mainit na kalsada, mapunong kalsada naman ang bumungad sa amin, pero maahon. Yan o, puro ahon pa din. Fishball mga kabatak, maganda muna kami dito. Ang init kasi, ayun o. Siya din o, hindi din siya makapidal. Galing po siyang Cavite, galing po ako Nueva Ecija. Dahil sa init ng araw, panandalian muna kaming nagmerenda dito. Pagkatapos, nung pumadya kami, may nakita kami na medyo maliit na trail. Pinasok namin yon dahil sobrang ganda ng view na matatanaw mo ito. Pumasok lang kami ng konti dito sa mga taniman ng mais kasi sobrang ganda ng view mga kabatak. This is one of the best view parang enjoy na enjoy namin yung view, hindi na kami halos makausad dahil sa ganda ng mga view dito. Hindi ko inasahan na ganito pala kaganda yung bubungad sa amin na view. Masyado namang klingi itong si Miss Dan, dikit ng dikit. But anyways mga batak, na mahinga lang kami ng saglit dito. Pagkatapos ay pumadyak na uli kami at kinonquer na namin ang mga ahon sa aming dadaanan. Medyo mas mainit lang yung kalsada dito kumpara sa mga nadaanan nating kalsada nung nakaraan. Pero kung ganda yung pag-uusapan, lalaban din yung kalsada na to mga kabatak. Sobrang dami ng magagandang spot dito, halos hindi na kami makaalis dahil may maya ang picture namin. Siyempre, sinusulit na namin to. Okay, it's 4 PM mga kabatak. Naka 20 kilometers pa lang kami kasi sobrang gaganda ng mga view. Pero 1 hour and 27 minutes lang yung cycling time namin. Yan o, ang ganda. Nagtagal, ay dinatnan na din namin itong welcome ng Paracelis. Bali yung pupuntahan nga natin probinsya is Paracelis, which is part ng Mountain Province. Doon tayo dadaan para matungtungan na natin yung pinaka Mountain Province. Hindi man natin maikot, at least maitapak natin ang gulong ng ating mga bisikleta sa probinsya ng Mountain Province. Let's go! 50 meters ahead na lang. Makiraan po! Tingnan nyo to! Ayan na, maitutungtong na natin ang gulong ng ating bisikleta sa bundok. Ay, mali. Sa probinsya ng Mountain Province. Actually, Mountain Province na tayo mga batak pagkatapos ng 10 araw. Hindi ko alam kung 10 araw talaga yung inabot bago kami makarating dito sa probinsya ng Mountain Province. Basta ang alam ko lang, sobrang sarap sa pakiramdam dahil nakakailang probinsya na tayo. Natutupad na natin unti-unti na maikot ang buong Luzon gamit ang ating bisikleta.
Pero hindi laging masaya dahil sa totoo lang, kailangan din nating umahon sa mga dadaanan natin. At ito na nga yun. Chill na chill lang yung pagpadyak namin dito. No pressure at all. Dahil wala naman kaming hinahabol na oras. Saka nandito na lang din naman kami, sinulit na namin ang pagkakataon na ma-enjoy itong probinsya. Mountain province na, pero ito yung lower side. Huwag kayo mag-expect na ito yung highland. Pero parto ng mountain province. Pero ang goal naman ay maitungtong lang natin yung gulong ng ating mga bisikleta sa kung saang probinsya, di ba? Kaya yun. Congratulations, Ma'am Dan. Hindi siya makapaniwalang nakarating siya dito. Muntik maiyak. Oh? Ay. So yan, ahon ang bubungad sa iyo pagkatapos ng welcome. Welcome dito. Ahon ang welcome dito. Currently mga kabatak, it's 5:30 PM and medyo madilim na, pero yung pupuntahan namin is 10 kilometers away pa. So sana mabot kami dun ng safe at may liwanag. Kasi dun yung medyo bayan eh, sa Paracelis. So yun, dun kami maghahanap na matutuloyin. Kasi dito, kita nyo naman, walang tao, bundok lang. Wala ka talagang matutuluyan at matutulugan sa lugar na to. Dahil ini-enjoy namin yung view, ginabi na din kami sa pagpadyak namin dito. ...6:05, nandito pa din kami sa gitna ng bundok. Pero okay lang, madami naman kasing dumadaan na maya't maya. Pero madilim. So it's 6:30 PM mga kabatak. Nandito pa kami sa kalsada kasi nawalan kami ng light eh. Nag-enjoy kami sa view kanina, pero yun, hindi siya recommended nga sa night ride. Kaya huwag kayong masyadong dadak dito ng ganitong oras kasi walang street light dito eh. Pero malapit lang kami, ayun na lang, mga 5 to 6 kilometers. Kahit gabi na ay umaahon pa din kami. And for your reference, ganito pala yung itsura sa daytime ng inaahon namin. Abangan nyo yan sa susunod na video dahil iikot tayo dito sa Mountain Province. Dito din pala kami magbabagong taon, basta abangan nyo na lang. Nice to meet you again! At dumating na nga kami dito sa mismong bayan ng Paracelis. Ito mga kabatak, yung tinuluyan namin. Ito ay tinatawag na lapon or may pangalan tong lapon. Hindi ko alam kung ano yung classification nito, kung transient ba, penthouse or something. Basta dito kami tutuloy at magpapalipas ng gabi. Pagkatapos ng napakahabang ahon ay dumating na din kami dito mga kabatak sa aming transient. So it is around 7:15 PM pero dumating kami dito mga 7 o'clock. So gabi na. So huwag kayong papagabi dito kasi medyo nakakatakot at delikado yung kalsada. Dito kami tumuloy sa isang transient dito sa Lapun, dito sa Mountain Province. And ito lang yung gamit namin. Yan, tapos yun yung isang bisikleta. Then kakain muna kami. Pakita ko sa inyo yung pagkain namin, kanin. So yan, niluto ko yan kanina, tsaka adobo. Proud na proud. Kasi ako ang nagluto. Tikman natin. So kanina, sarap naman sila. Nasarapan naman nila yung sopas nung nagluto ako kanina umaga. Then yun, naka 44 kilometers lang tayo from now. And alas 2 na din kasi kami nakalabas, diba? So medyo late na. So mamaya, pakita ko sa inyo yung room na tutuluyan namin. Kain muna kami. Ang kagandahan dito sa Benguet, libre ang kape. Kahit makasampung kape ka, okay lang. Tapos napakasarap nga yan. O, yan na, di nagkakape yan eh. Kapapakape. Shoutout sa magulang nito. Yung anak niyo po ay pinabayaan na ang kanyang katawan. Additional trivia lang mga kabatak, dito sa Benguet ay libre ang kape. Kahit makasampung tasa ka ng kape, okay lang. At pwede nyo ding matikman ang sarap ng kape na yan. Kung pupunta kayo sa Shopee, hanapin nyo lang ang Kapedal. Tapos makikita nyo dyan na may tinda sila ng mga Sagada, Benguet, and Kalinga Coffee na galing mismo dito sa probinsya ng Benguet. At dito ko na nga po tatapusin ang video ng ito mga kabatak. Ano? Maraming salamat po sa inyong panonood, pagtitiwala at pagsuporta. At abangan ninyo kung paano naman kami magbabagong taon dito sa Lapun Mountain Province. Dito kasi kami aabutan ng putukan. Iikutin na din natin ang probinsyang ito. Mawawala ang ground natin at sobrang dami pang mangyayari mga kabatak. Basta abangan nyo. Kaya magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng ating North Luzon Loop Challenge. Maraming salamat mga kabatak.